Hi guys, kumusta na? Magbibigay lamang konting reaction sa video na ito kung paano magluto ng fried chicken ang mga kaibigan natin na mga Koreano, pati ang kanilang preparasyon. Kakaiba po kasi siya sa nakasanayan na nating mga Pilipino. Okay, tara po, samahan nyo ako hanggang dulo. Siya nga pala guys, pwede nyo gawing negosyo ito sa Pilipinas. Kikita kayo ng limpak-limpak na salapi dito. Pwedeng 100,000 pesos a month. Pero syempre, depende yan sa magiging pwesto nyo, di ba? Okay. Dito, sasali na siya ng mantikaw. Malinaw yung mantika niya. Dito kasi sa Pilipinas, ang madalas na ginagamit dito ng mga nagluluto ng fried chicken, yung palm oil. Bihira sila gumamit ng coconut oil kasi mabula daw eh. At saka mas mura ang palm oil dito. Pero ito, syempre hindi natin alam kung anong klaseng mantika to. Pero malinaw din siya eh. Kasing linaw nung coconut oil dito sa Pilipinas. Makikita natin na pinapainit na niya yung mantika. Ang karamihan sa mga nagluluto ng fried chicken, yung init ng mantika ay 350 degrees. Ngayon, nagtatalo na lang yan kung ilang minuto mo lulutuin. Siyempre, depende yan sa laki ng manok na ipiprito mo. Kung mga pakpak lang, mga hita, siguro mga 10 to 12 minutes yan. Pero pag isang buong manok, yung iba mga nasa 20 minutes to 25 minutes. Ayan. Yung arena na gamit niya, hindi natin alam ano, pero dito ang madalas na gamitin ng arena rito, yung third class, kasi mas mura siya. Third class flour. Pero yung mga restaurant, ang ginagamit nila, potato starch. Ito, hindi natin alam kung anong klaseng arena to. Yan, ang style naman nila na pagluluto, yan, binabasa nila yung yung arena. Siguro may timpla na rin tong arena na to. Kompleto ricados na to. Yan. Napakadali magluto. Simpleng-simple. Sa atin, haba pa ng proseso dito sa kanila. Oh, saglit lang. Yan, nakaprepare na yung mga manok. Oh, ano tong lulutuin niya? Legs. Legs to legs. Ayan, no? No? Diba? Pamasahin niya lang nung butter. Yun na. Oh. Siguro nga may lasa na to. Ayan, no? Wala nang marination, ha? Diretso, no? Oh. Diba? Diretso na. Diretso prito na. Hindi natin alam kung may timpla na yung butter o wala. Ayan, pero ganyan kabilis ang luto. First frying, ito second frying. Siguro yung unang kawali, sobrang init. High heat talaga. Pero itong pangalawang kawali, siguro medium heat na lang to. Ayan, diba? Pakabilis. Easy, napaka-easy lang, oh. Ang bilis lang nila magluto. Oh. Lagay ng butter, oh. Mix-mix lang. Oh, sabay hulog na naman, oh. Sa Pilipinas kasi, ang style dito, imamarinate mo na yung chicken. Mamarinate,
mamarinate sa magic sarap, bechin, asin, tsaka yung ano, yung tinatawag ito na ano, curry powder, lisa mix, tapos mamarinate ko na 30 minutes, tapos lalagyan ng konting arena, tapos sasawsaw ulit sa arena, saka ipiprito na dito, ha? Wet, napakabilis to, ha? Tsaka ang laki ng kawali nila, ha? Simple lang lutuin, no? Ba? Sigurado kahit isandaan yung customer na nakapila, kung ganyan kabilis. Ayan, ito isang buo na naman to. Oh, same process lang, ha? Same process lang, isang buong manok na. Oh, ba? Oh, di ba? Oh. Simple lang, oh. Siguro talaga kumikita ng sa isang buwan, siguro kumikita ng hindi lang 100,000 itong mga to. Diba? Sa dami niyan, eh. Oh, eh kung gagawin mo to sa Pilipinas, eh wala pang ganito sa Pilipinas. Siyempre, eh, ang mga Pilipino, kung ano yung bago, yun ang tinatangkilik, eh. Siyempre, pwede mo namang ano yun yan, eh. Yung technique, yung timpla ng Pilipino, i-apply mo rito siyempre. Okay, para siyempre, paborito ng Pilipino. Yung mabechin, paborito ng Pilipino yan. Diba? Magic sarap, yun sa mix. Curry powder. Oh, bilis, oh. Oh, ilang minuto ka lang, eh, ang dami na, oh. Diba? Bilis. Saglit lang. Pero alam ko may nilalagay pa silang ano rito, eh, pantimpla. Pero syempre nasa sa'yo na yan kung palalagyan mo ng pantimpla. Yung Korean sauce o ganyan, na, pero para sa akin ako kaning ganyan, ketchup na lang katapat mo. Oo, oh, diba? Bilis. Kung ikaw mayari ng restaurant na to, sigurado tiba-tiba, oh, isang malating tabo lang yata yung nilagay nyo, pero ang dami ng manok para makot lang ng konti, diba? Ano lang yun, eh. Kot mo lang ng konti, sabay prito. Ayos na yun. So, tapos nakasuot siya ng gloves na ano, heat resistant. Pero syempre, safe yung mga cook. Oo na. Konting ganyan-ganyan lang. Oh. Oh. Diba? Oh. Saglit. Kailangan mo lang hanguin para makita mo, baka nagkadikit-dikit, iwalayin mo lang, tapos pabalik mo ulit sa matika. Yan, kailangan huwag mo pabayaan, baka masunog naman. Oh, yan, second frying, diretso na, wala nang pahipahinga. Paghango doon sa unang kawali, diretso na sa pangalawang kawali para sa second frying. Sa ating kasi, pag bago mag second fry, nire-rest muna mga ilang minuto. Yeah, dito wala, diretso na, oh. Oh, diba? Oh, yan, luto na. Oh, diba? Tapos syempre, iba't tao yung taga-tindan dyan. Oh. Oh, nakapila na, umpisa na, oh. Sabihin, kaya pinipilahan yan. Kasi nga, masarap, diba? Tsaka siguro, mas mura. Kasi hindi pipilahan niya kung hindi masarap yan, di ba?
Kaya yung mga kababayan natin dyan, lalo na yung mga OFW, siguro pag-uwi nyo sa Pilipinas, gawin nito. Diba? Oh, ang ganda oh. Perfect oh. Diba? Walang dugo. Oh, ito. Itong hita, madugo to. Pero titignan natin kung ano ah. Oh, diba? Wala oh. Juicy oh. Diba? May lang technique sa pagluluto ng manok. Ito, tingnan naman natin to. Iba naman to eh. Ganda na siya ng arena. Yung brand ng arena, hindi natin mabasa. Siyempre, ay, yellow pala yun. Sorry. Yellow pala. Kala ko arena. Ibang klaseng yellow sa kanila. Talagang nakasell yung sako. Ito, galing siguro sa planta to. Tapos syempre oh yan, nakahiwa na rin no? Sabi nung binili lang sa planta, ganyan na kasi ipafile lang doon, nakayelo lang yun para ma-maintain yung freshness ng manok, pero hindi siya sa freezer ha? Ganyan lang. Kahit yung mga nagtitinda ng fried chicken dito sa Pilipinas, ganyan din ang ginagawa nila kasi nga pag nilagay mo sa freezer yan eh hindi maluluto yun, napakatigas nun. Kaya ganyan lang, yellow lang. Huwag mo nalagyan ng asin, siyempre. Yellow lang. Ganyan, ang dami oh. Pero ito, alam ko lulutuin agad to eh. Ha? Kung mauubos mo sa isang araw yan oh. Bati ba ka dyan? Easy money. Tapos siya dalap ko mga galing niya sa planta, fresh na. Pero request mo lang siyempre, ito sa bibilan mo, nakabiyakin na yung ganyan. Hindi naman yan eh. Dito sa Pilipinas, ang sikat na chicken dito yung magnolia. Magnolia talaga. Oo, oh, diba? Pakalinaw talaga ng mantika. Ganyan kalinaw yung cooking oil. Yung ano rito, coconut oil sa Pilipinas. Ganyan kalinaw. Kaya lang, hindi ginagamit yan ng mga nagninegosyo ng Canto Fried Chicken dito. Palm oil sila. Kasi bukod sa mura siya, hindi siya mabula. Yan o, ilalagyan ng heat temperature. Oh. Diba? So dapat 350 degrees yan. Pero merong isang nagtitinda ng fried chicken dito sa Manila, ay dito sa Pilipinas, baga isang buo yung pinirito niya, yung ganung nakabiyak, 300 degrees yung init na mantika. Tapos syempre itatimer niya yun, lulutuin niya yun sa loob ng 25 minutes, yung isang buong fried chicken. Kailangan yung init 300 degrees na. Kasi pag nilakasan mo eh baka maluto, masunog yung ano. Luto na yung labas, hilaw pa yung loob, madugo pa. Kaya ganun. So dito, balik tayo dito sa nagpiprepare na to. Ayan o, ganun, same procedure. Diba? Yung butter, tira mo, hindi siya gumagamit ng powder kasi mabilis masira yung kanon eh, yung mantika pag powder. Pero hindi katulad nitong wet butter. Yan, di ba? Sasandukin mo lang yung mga excess dyan. Lulutang naman sa ano yan eh, sa mantika. Ganyan lang, oh. Oh. Padidipahin mo lang yung manok na kanyan, oh. Di ba? Oh, ilang minuto lang yan. Pag minuto. Wala na silang timer niya kasi siyempre, kabisado na nila yan eh. Hindi na sila gumagamit ng timer-timer dyan. Iba kasi sa Pilipinas, pag lumutang yung chicken,
magbilang ka na lang ng 2 minutes, luto na yun. Tapos syempre, pag magluluto ka ng fried chicken dito sa Pilipinas, huwag mong pagsasabayin yung pitso, hita. Syempre, bukod-bukod mo yan. Puro hita, puro hita. Puro pakpak, puro pakpak. Kasi matagal maluto ang hita. Ayan o. Diba? Saglit lang yan o. Luto na o. O? Diba? Kakagutom. Kakagutom lang so. Yun na. Nakandi pa rin yung manok, diba? O yan o. Diba lumutang yung manok? Sabihin nyo yan. Tsaka siguro yung size ng manok na to, hindi ganun kalaki. Hindi siya jumbo, baka 1 kilo lang to or 900 grams. Hindi siya ganun kalaki. Siguro kung jumbo size na, halimbawa 1.2 kilos, syempre, kailangan nyo sa mahinang apoy at mas matagal. Ito maliliit lang to. Kaya mabilis lutuin. O, diba? Ganyan lang, oh. Oo. Pag may bumili sa'yo, pwede mo ibigay ng buo yan o tipakin mo na lang. Diba? Display na. Pag may bumili, ayos na. I-reheat mo na lang pag gusto mo. Ito naman, quarter. O, yan o. Yan. Yung medyo kailangan niya, mahinang apoy, tas matagal. Kasi, pero ang ginagawa nila, hinihiwa nila ng kwan. Tusok-tusok nila ng kutsilyo yan. Ayan o, di ba? Yung sinasabi ko kanina, kailangan mo lang tanggalin yung mga nakalutang na ano. So, yung mantika, hindi siya lumalabo eh. Malinaw pa rin, di ba? Hindi katulad dito sa Pilipinas, yung mga nagtitinda ng fried chicken, kanto fried chicken dito. Yung mantika lumalabo gawa nung excess na harina na galing doon sa pinrepirito nila. Kaya ang bilis masira ng mantika. Hindi katulad dito. Yun o. O, diba? Nakakatakam tingnan o. Yung thermometer na doon pa rin. Para ma-maintain mo yung ano, yung init. Pag medyo sobrang init, bawasan mo yung apoy siyempre. Diba? Yun ang purpose ng heat thermometer. O, diba? O, diba? Lumutang yung manok o. Yan ang perfect na luto. O. Oh. I-display na yan, o. Oh. Ah, parang Jollibee. Diba? Manipis lang yung harina. Hindi sobrang kapal ang harina. O. Oh. Sarap niya. Meron kang toyo, sili kalamansi. Tapos kanin. Pwede rin naman ketchup. Kaya gravy. Oh. So, ganun ka simple. Guloto. Perfect, oh. Tapos yung display nila, stainless talaga yan. Para malinis tingnan. Lahat ng gamit nila dyan, stainless. Kahit ano, tingnan niya. Pag masan niya, binubukod niya yung mga pakpak, di ba? Ganun ang pagluluto. Bukod-bukod. Para sabay-sabay silang maluto. Pare-parehas eh. Di ba?
Yung sinasabi ko kanina na pag hita, puro hita. O, ayan o, puro pakpak naman. O, isa-isa niya kasi baka magdikit-dikit nga naman. Hindi pwede ibuhos. Ha? So, yung mantika talagang 350 degrees yan. Tapos ituyo mo lang siya ng mga 10 to 12 minutes. Basta pag lumutang yan, magbilang ka na lang ng 2 minutes, panguhunin mo na agad. Sarap o. Diba? Kung nagtitinda ka sa yung Kanto Fried Chicken, pag ganyan ang display mo, nakabukod yung malalaki, yung mga pakpak nakabukod, iinganyo mo yung mga buyer. Diba? Tapos naka-gloves ka pa, sabi, malinis ka. Malinis ka, presentable ka. Hindi yung piprito, nagtitinda ka, napakadungis mo. O, diba? Naka-long sleeve pa. O. O, tingnan natin yung yan, diba? Perfect ang loto. O, diba? Walang dugo. Yan yung kano. O, diba? Binibiyak niya lang. O, ganyan. Wala nang tad-tad-tad-tad. Kasi yung kutsilyo, baka may germs pa yun. Ito. O, diba? Perfect. Walang dugo siya. O. Ganun lang. Ito, tingnan naman natin to. Yan. Ibang tindahan na naman to eh. Diba? Ayan. Diba? Nagtitiklo pa lang ng ano yan. Nang karapan, nakagwantes na ha. Ibang klase talaga, no? Ganun sila kalinis dun eh. Oh. Kukuha lang ng takip na ako. No? Maglinis, nakagwantes na. Bawat pa nila may guwantes. Siyempre, iba-ibang guwantes. Ibang guwantes na gamit ito sa pag-ahawak ng karte. Iba rin yun dyan. O. Kasi naka-ano yan si mother. Naka-manicure yan eh. Pag hindi na guwantes yan, siyempre, masisira yung manicure yan. Diba? O. Malalakas yung mga matatandaan doon, no? Tignan mo. O. Diba? Malalakas yung matatanda doon. Ubos talaga. Hindi sila nagtitibid sa mantika. Kasi siyempre, may isa pang, bali dalawang lata ng mantika. Walang tipid-tibid sa mantika kasi mura lang ang mantika sa kanila. Hindi katulad dito sa Pilipinas, medyo may kamahal. Diba? Hindi sila sabing butter. May timpla na yung harina na yan, tingin ko. Kasi pag walang timpla yan, matabang yung chicken. O, meron din silang leeks, o. Diba? O, kung lang yan. Iwa-hiwain lang yan para slice pahaba. Kailangan mo rin mag-imbes sa ganito, diba? Okay, kung masipag ka mag-slice, kutsilyo, pwede. Pero para mapadali ang hindi mahirap, ganyan na lang. Sibuyas dahon yan, ni-slice ng pahaba. O, ito na, sisimula na siya, Ang niluluto niya ngayon, ganun lang. Same procedure, ganun yung mga Koreano magluto ng manok talaga, fried chicken. Ibang-iba sa style na ginagawa ng mga Pilipino. O, diba? Naka-glove siya, no? Yung ginamit sa paghuhugas ng yun pa rin. Kala ko nagpalit siya ng gloves. Yun pa rin, O, diba? Pero importante yung mantika na bago. O. Ano na kasimple?
Tuh. Di ba? Masarap tingnan. Nakagutom tuloy eh. Makapagprito nga ng manok. Lagayain ko to. Marami akong manok sa freezer eh. Mas 10 kilo yun. Ibiyakin ko lang. Yun oh. Kano lang. Pero parang hindi na siya nag-second fry ah. Yung unang napanood natin, nag-second frying. Pero tingnan natin, baka i-second fry na to. Hindi na, diretso na oh. Bakit kaya? Ano ba talaga ng style ah? Ah, second frying, oh, may dalawa palang ano. Kawalay, ganun pala. Second frying pa rin, oh. Yan, first frying yan. Yung first frying, sobrang lakas ng apoy niyan. Yung pangalawang kawali naman, medyo mahina na yung apoy. Yun. Ang ganda tingnan, ano? Maganda tingnan siya, para siyang merong curry powder. Siguro yung arena niya, meron na yun. Ito naman yung mga malilit na gayat naman to. Laman, puro laman ng manok to eh. Breast part yata to. Puro laman yan, walang buto yan. Yung lugasan, ibig sabihin, hindi siya naka-marinate, di ba? Hindi siya marinated, oh. Konting drain lang. Lalagyan na sa ano yan, sa battery, ano? Diba? Konting ako kayo. Nice na yan. Diretso prito na, oh. Hindi si mother magluto ay. Bagay kung araw-araw ba naman ginagawa yan eh, syempre bibilis ka rin magluto. O diba? Walang ano, walang yun na. Lumutang na, diba? Yep, second fry na yan. Yung first fry dun sa kabila. Ganun sila pala magluto. Laging may second frying. Dito sa Pilipinas, isang beses lang eh. Kaya pala, ano, maluto. Tsaka sigurado kang luto talaga yung loob. Kung sabay nilalagyan ng, ano, ng Korean sauce, oh. Para medyo manamis-namis, maanghang-anghang, alat-alat, yun yun eh. O. Yan na. Ah, pala. So kahit wala siyang timpla, yan ang magbibigyan ng timpla. Kakamihan mo lang yan, hindi na mainit yan. O. Kasi pag sinantok mo yan, baka buti ka na siyam-siyam siya niya. Kailangan, kamayin mo na lang. Oo, ha? Ganun lang, oh. Oo, ha? Sarap tingnan. Ayan, may bibili eh. Kuha ka na, bilangin mo lang piraso.